Wala na ang dalawang tornilyo dito sa bracket. Ayan, sa injector yan. Tinanggal ko na. Hindi lang nakita sa video. Pinutol ko na. Number 8 naman dito sa injector. Pihit pa kaliwa. Yan, huwag masyadong popersahin. Hindi lalaban yan. Dalawang tornilyo yan. Ayan. Numero 8. Tiren siyang gamit. Fire. Then, iangat lang natin ang injector na ito. Tanggalin muna natin ng socket. Iangat natin dahan-dahan. Huwag niyong bibiglain at baka naman ay makapunit kayo ng o-ring. Set aside. Yan. Tabi lang natin dyan sa gilid. And then, bunutin na natin ang mga socket ng TPS at ang kanyang isang sensor. ISC ata yan. Ewan ko kung anong tawag dyan. Bahala na. Bunutin lang natin. Yawn. And then, tanggalin naman natin itong throttle. Yung cable niya, numero 12, pihit pa kaliwa. Kamayin, kung kayang kamayin, huwag niyong papaahin. Hindi niyo kaya yan. Dalawang piraso yan, pati yung sa ilalim. Ganun din ang procedure. Pihit ulit pa kaliwa, and then kamayin niyo ulit. Sa puntong ito, ay gagamitan na natin ng mahiwagang technique. Pupukpukin natin kapiraso, pihit pa kaliwa. Gigisingin lang natin ang mga bolt dahil napakatigas ng bolt na ito. Samahan nyo rin ng dasal na sana wag maputol ang mga bolt. Parang ganito, ayan, umangat na nga at napihit na. Then sa kabila, ganun din ang procedure, same lang. Well, pagkatapos nyan, iangat na natin ang ating throttle body. Mahinahon lang at relax lang. Samahan ng konting smile. Dahil tagumpay na ang unang phase ng ating misyon. Takpan din natin ang butas na yan dyan sa intake dahil pag may nahulog na tornilyo dyan, finish na. Well, eto na ang throttle body na lintek. Yan o, medyo madumi. Lagyan natin ng liwanag. Ayan, maliwanag na, madumi talaga. Well, lilinisin natin yan, tawagin ng tropang tambay sa shop, pihitin pa kaliwa, gawing gato ang kanilang mga kamay. Upang magkaroon ng pakinabang. Number 8, T-wrench ang gamit, pihit pa kaliwa, kagat sa labi. Ayan, crack ang ngipin sa gigil. Well, pagdating naman dito ay medyo maluwag na yan. Dire-diretso lang tayo, pihit pa kaliwa, angat. This is yehey! At eto na nga ang kalahati. Ang kanyang manifold ay medyo makutim. Eto ay ating lilinisin gamit ating kasipagan ng bahagya. At eto naman ang kanyang throttle body na talaga namang lintek sa linis. Tanggalin lang natin etong o-ring na ito o gasket o ano man ang tawag dyan. Bahala na. Bahala na ulit. Well, eto naman ang procedure na gagawin ni Junjun. Ewan ko ba kung bakit baliktad ang technique niya. Inuna niyang nilinis ang labas, dapat una ay ang sa loob. Dahil may sarili siyang technique, so pinabayaan ko na lang siya. Sige, Junjun, banatan mo. Pagkatapos mong linisin ang labas, kuskusin mo ang loob. Parang baliktad ata. Hindi ka nakikinig. Sabi ko una ang loob bago ang labas. Sige, hayaan na lang natin. Yan ang trip niya. Bahala siya. Tingnan lang natin. At dahil nga sa trip niyang yon, nakita naman natin na medyo malinis nga at tagumpay. Kahit na unang linisin ang labas bago ang loob, same pa rin naman ang result, malinis pa rin naman. Okay na lang. So dito naman tayo sa throttle body, ito ay seryosohin natin. Huwag natin gagawing biro dahil pag nasira to, sira ang wallet nyo. Well, dito sa puntong to, bibilangin naman natin ang air screw niya. Pihit lang tayo pa kanan, yan kalahate. Dahan-dahanin natin. Dumulas pa ang kamay. At isa pang kalahati. And then, bahala kayo. Sundan nyo na lang. Basta pinihit-pihit yan. Kung ano ang pinakahuling pihit ng may kanya, pihitin nyo ulit. Siyempre, bilangin nyo kung ilang pihit iyon. Tsaka natin tuluyang baklasin. Ayan na nga. Tuluyan na natin baklasin ang kanyang air screw at lilinisin natin to. Medyo may tutuloy yan. Ayan, nawala na yung butas. Tatanggalin natin yung mga baradong yan.
Sa puntong ito ay ginamitan na natin ng malupit na cotton buds na tag sa 10 piso. Mas mainam kung gagamitin natin ang cotton buds na pang baby dahil leon ay manipis at talagang makakalusot sa mga kasulok-sulukan ng mga butas-butas na iyan. So ang gamit natin ay yung stick. Ayan, pakita ko lang sa inyo. Itong bypass na ito, susundutin din natin. Alisin natin ang mga namuong lupa, mga high-grade galbok, mga carbon. Ayan, yan yung mga nahihigop niya. Ayan, oh. Ito sa mga bypass, yan, susungkitin natin yan. Dahil wala nga tayong injector cleaner. Ay hindi, sorry. Wala nga pala tayong pang-spray na pantanggal yan. Yung carburetor cleaner, yan, wala tayo noon. So gamitan na lang natin ang pinakamurang halaga ng panlinis. Ito ang cotton buds na tag sa 10 piso. Well, ito, silipin nyo to. Ayan, oh. Pakita ko lang sa inyo. Ayan, oh. Ayan yung tagusan dito sa kabilang side. Ayan, oh. So nakikita nyo yan, yan yung sa air screw na sisilip natin, oh. So pag marumi yan, medyo uubuhin ang inyong motor, medyo mamamal yan ang bahagya. Kapag tinotrottle nyo, ay kala nyo mamamatay. Kala nyo mamamatay yung makina. Yan yun, kinakapos na siya sa hangin dahil nga sa sobrang dumi ng kanyang bypass. Ayan, oh. Ayan, sobrang dumi. So lilinisin natin yan gamit ulit ang cotton buds. Siyempre, iiwasan nating tamaan ang mga sensor dahil wala naman tayong pang-delete sa trouble. Ayan, pakita ko lang sa inyo. Ayan yung cotton buds, oh. Ayan yung sa taas. Then, dito sa likod ay lilinisin din natin lahat ng namumuong dumi dyan. Tatanggalin natin gamit ang cotton buds ulit. Uulitin ko, baka may mag-request na naman sa inyo ng pang ano, carburetor cleaner. Wala ako noon. Ayan, medyo malinis na ang kanyang air screw dahil sinipagan ko kanina, galawang pakyawan dahil haba ng pila, mahaba-haba to. Well, eto na ang itsura niya. Yung medyo makutim-kutim na kanyang ply, ayan oh, yung butterfly niya, medyo makutim-kutim. Wala na tayong magagawa dyan, ganyan na talaga ang kulay niyan dahil na rin siguro sa kalumaan at mahabang serbisyo. So medyo malinis naman siya, ayan oh. Daanan ng hangin, oh. Malinis na yan. At dito sa side na ito, ikakabit na rin natin yung pinakahuli natin tinanggal. Yun din ang pinakauna natin kakabit. So ikabit na natin dito. Dahil hindi naman yan pwedeng ibaliktad. Meron namang guide dyan. Itusok lang natin. Ibaon ng ganito. Gamitan ng daliri. And then gawin ulit natin gato ang kamay ng ating Repa Pips na tambay sa ating mga shop. Ipahawak natin sa kanla. And then higpitan na natin. Well, lagyan natin ng konting oil para medyo suwabe at medyo may konting dulas pag pinasok natin ang ating air screw. Siyempre, lalagyan din natin yung rubber, konting-konti lang. Then ipunas natin, ihagod, gamitin ang finger bago natin ibaon. Yan, ikalat lang natin pati sa spring para hindi lumaban habang pinipihit natin pakanan. Yan. Well, eto, ibabaon natin, tulak natin ang bahagya, then pihit tayo pakanan. Ibaon natin hanggang sa ilalim, and then pihit pakaliwa, tandaan kung ilang ikot yon. Well, kung ilang ikot ang ginawa natin kanina, yun ay ibabalik natin sa dati niyang forma. Ang gagawin lang nating markings ay itong mga guhit niya. Ayan. Kung ilang ikot ang ginawa nyo kanina, syempre ganong ikot pa rin ang ibabalik nyo. Dahil nakalimutan natin, bahala na. Reviewin nyo na lang ang video. Pihit na lang tayo pakaliwa hanggang sa maibalik natin ang dati niyang posisyon. Well, kung komportable na tayo sa ating nagawa at tingin natin ay goods na, ibalik na natin lahat ng ating pinagtatanggal. And then, eto na ang final. Gumamit ako ng dalawang wire na pinutol ko. Ayan, eto ang itsura niya. And then, magre-reset tayo. Eto ang manual reset. So sa may baterya, ito Honda Click kasi ito, hanapin nyo yung kulay brown and then kulay green, yun ang inyong itatap. Sa gilid, ayan, makikita nyo, may isa dyan, kulay green na may guhit na itim ata yan, and then may kulay brown,
yun ang itatap nyo. Huwag na huwag nyong babalik ta rin. Baka ang susunod na masira nyo ay ang kanyang ECU. So tap lang natin dyan. Tusok natin dyan para sa manual reset. When rust, wear and tear course, it only means your engine oil is at worst stake. Upgrade engine performance and experience the best ride with Prime Lube Advatec. Fully synthetic motorcycle oil. Prime Lube Advatec. Ibaon natin, gamitan natin ng technique. Hawakan natin ng isa pang kamay. Kamay ni Junjun. Yan. Dahil ako na nagbibideo, ako pa yung kumikilos. Yan, okay na tayo dyan. Then reset na tayo. Dito naman tayo sa manibela. Bago natin i-on ang susi, try natin kung bumabalik ba talaga ang kanyang silinyador. Surein lang natin dahil ito ay ibababad natin sa full throttle bago natin i-on ang susi. Yan, full throttle tayo. Then makikita natin magbiblink ang kanyang engine sign. So 1, 2, 3, 4, 5 lang ang bilang. And then off natin ang susi. And that's it. Tapos na tayo doon. Huwag natin bibitawan ang silinyador. Ulitin natin ha. So yan ha. Full throttle, on ang susi para mag manual reset yan. Then 1, 2, 3, 4, 5. Bilang lang tayo ng ganon. And then off ang susi, tsaka natin bitawan. Dito naman tayo sa ilalim. Hanapin natin ang temperature sensor sa ilalim. Makikita natin yan. Dito banda sa may hose, medyo ngingiwi ka ng bahagya dahil napakahirap niyang tanggalin, napakatigas niyang tanggalin. Pero dapat natin tanggalin yan dahil iba-bypass din natin yan mamaya-maya lamang. Ayan. Eto na nga't nakalabas na, iba-bypass na natin. Etong sakit na ito sa sensor yan ha, nakatusok yan sa temperature. Same procedure pa rin tayo, iba-bypass natin kung bakit dalawa ang wire na gamit natin. Yung isa ay para dito yon. Same procedure, tusok lang natin. Gamitin ang kamay ni Junjun. Yan, okay na. And then, katulad kanina, make sure na ang throttle natin ay talagang umaangat ang kanyang flap. Tingnan natin ang kanyang engine sign. Then full throttle tayo. Tingnan natin kung umaangat ang flap. Full throttle and then on ang susi. Bumilang lang tayo ng 1, 2, 3, 4, 5. Okay, game. Full throttle, on ang susi. Tingnan nyo, magbiblink yan. Kapag nakalima na kayo at satisfied na kayo, off na natin ang susi. And then, that's it. Okay na. Finish na ang ating reset. And after that, paandarin na natin ang motor, obserbahan kahit mga 5 minuto, tsaka natin adjust air screw.